So good day mga kaibigan, no? At panibagong araw na naman ho ito ng kwentuhan patungkol sa ating mga motor. At ngayong araw ho na ito, ang topic naman ho natin ngayon ay kung ano nga ba ang mga kadahilanan kung bakit nag-uusok ang ating mga motor. So hindi na ho natin patatagalin pa mga kaibigan, no? At ang unang-una ho sa ating listahan na dahilan kung bakit nag-uusok ang ating mga motor ay maaring sira na or worn out na itong ating valve seal mga kaibigan. So ang valve seal ho, ang trabaho ho niyan ay yung selyahan yung ating mga valve upang sa ganon yung langis ho na nasa ibabaw ng ating cylinder head ay hindi pumasok dito sa ating valve guide. Pag pumasok ho kasi yan yung langis sa ating mga valve guide, eh maaaring yung langis ay pumasok doon sa ating chamber o kaya naman doon sa ating exhaust mga kaibigan. Pag nangyari yon, magsusunog ho ng langis yung ating motor. At dahil doon, mag-uusok yung ating mga motor mga kaibigan. So, ang senyalis ho kapag sira na yung ating mga valve seal, kai-start nyo pa lang ho ng inyong mga motor, grabe na ho talaga yung usok mga kaibigan. No? Lawa naman ho sa maaaring problema ng inyong mga motor kaya ito ay nag-uusok, eh dahil worn out na ho yung ating piston and piston ring mga kaibigan. No? Kadalasan ho, pagka worn out na yan, talaga magsusunog at magsusunog na ho ng langis ang ating motor. Pag nagsunog ho yan ng langis, panigurado, eh mag-uusok at mag-uusok na ho ang ating mga motor mga kaibigan. No? So ang senyalis naman ho kapag ang ating piston and piston ring ay palitin na or worn out na mga kaibigan, eh pagka in-start inyong mga motor, wala hong usok na nakikita. Pero pagka ginamit nyo na, matagal nyo nang nagamit or naredondo nyo na at uminit na yung makina, dun lang ho siya nag-uusok mga kaibigan. Ayun ho yung maaaring senyalis na worn out na itong ating piston and piston ring mga kaibigan. Matlo naman ho sa maaaring problema kung bakit nag-uusok itong ating mga motor ay maaaring worn out na ho itong ating top gasket mga kaibigan. So lalo't lalo na ho dun sa mga gumagamit ng top gasket na bakal, no? Ah, hindi ko po masyadong ina-advise na gumamit ho tayo ng top gasket na bakal, no, mga kaibigan, dahil unang-una yung buhay niya eh napakaikli lang, no, 2 years. Kadalasan 2 years lang inaabot ng mga bakal na gasket mga kaibigan, no. So mga kaibigan, dito ho kasi sa mga butas na to, kadalasan ng mga motor eh dito ho dumadaan yung kanyang mga langis papunta doon sa ibabaw ng ating cylinder head mga kaibigan. Papunta ho dito, no. At kung ito pong ating top gasket ho ay sira na, eh maaari ho yung mga langis na dumadaan dito ay maaari ho yan tumagas at kumalat dito sa ating ibabaw mga kaibigan. At maaari pa na umabot yan dito sa ating chamber, no mga kaibigan. Pag umabot yan dito sa ating chamber, panigurado eh magsusunog at magsusunog ho talaga ng langis yung ating mga motor mga kaibigan. At dahil doon, magre-resulta ho yan ng pag-uusok, no mga kaibigan. So isa ho sa mga senyales kung ang ating top gasket ay worn out na or sira na, eh kapag in-start mo yung inyong mga motor, eh nag-uusok, tapos pag tumagal na, eh nawawala ho yung usok mga kaibigan. And the last but not the least mga kaibigan, eh maaari hong reach ang adjustment ng ating carburetor mga kaibigan, or reach yung adjustment ng ating air and fuel mixture mga kaibigan. Ngunit ang dahilan kung bakit ito ang pinakahinuli ko mga kaibigan, dahil ho hindi ho basta-basta na nag-uusok ang ating mga motor pagka-reach ang ating air and fuel mixture mga kaibigan. So kagaya na lang ho pagka-chinoke nyo yung ating mga motor, no, naka-choke yan, pagka-in-start nyo ng naka-choke, panigurado reach ang air and fuel mixture niyan mga kaibigan. Pero hindi ho siya nag-uusok mga kaibigan. So, kadalasan lang ho ng mga nag-uusok pagka-reach ang air and fuel mixture, eh yung pong mga malalaki ang piston displacement, kagaya na lang ho ng mga big bikes which is 400cc and above, and yung mga 4 wheels mga kaibigan. Pero dito po sa mga lower displacement na motor, kagaya na lang po ng mga underbones, yung mga 100cc pababa, eh hindi ho basta-basta nag-uusok ang ating mga motor kapag ho reach ang ating air and fuel mixture mga kaibigan. Maaari hong mangyari yon, ngunit hindi ho siya basta-basta mangyayari mga kaibigan. Kadalasan ho mga kaibigan, kapag ho reach ang air and fuel mixture natin, eh
yung usok ho na nanggagaling sa ating tambucho, although hindi nga ho siya masyadong visible, pero maaamoy ho talaga natin na napakasakit ho talaga sa ilong nung usok na lumalabas doon sa ating tambucho, mga kaibigan. Ayun ho yung isa sa senyales na rich yung ating air and fuel mixture, no? May usok na lumalabas sa tambucho natin, hindi masyadong visible sa ating mata, pero yung amoy nun eh talagang napakasakit sa ilong, mga kaibigan. Overall, mga kaibigan, no, ang pinaka main reason kung bakit nag-uusok ang ating mga motor eh dahil nagsusunog ho ang ating motor ng langis, mga kaibigan. Advice ko lang sa inyo, mga kaibigan, no, na kapag kayo ho ay nagbukas ng ibabaw ng ating makina, make sure ho na palitan nyo na ho lahat ng piyesa na kaya nyong palitan, mga kaibigan. Para po sa ganon, eh hindi na ho tayo uulit magbukas uli ng ating ibabaw at mas mapamahal pa yung ating gagastusin, mga kaibigan. Yun lang, mga kaibigan, no. Maraming salamat sa panonood. Sana ho may natutunan kayo dito sa video ko na to. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, please like, share, and subscribe, mga kaibigan. Yun lang ho, mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Pabush!